Imagine yourself waking up in this kind of scenery. Pagising mo sa kama, sa tapat mo ay napakagandang beach. Napakalino na tubig. Pagtingin mo sa baba, kitang-kita mo yung mga corals at saka yung mga isdang lumalangoy. Alam niyo ba kung saan to? This is actually Samal Island, or the island garden city of Samal in Davao del Norte. This is one of the most popular tourist spots for those visiting Mindanao. This is Pearl Farm Beach Resort and is the most luxurious resort in Samal Island as per Miss Ella Larena of GuideToThePhilippines.ph. Hi guys! I am now here in Pearl Farm Beach Resort of Samal Island in Davao. This is your favorite kalad-karing engineer and welcome to my vlog. So, paano nga ba pupunta sa Pearl Farm Beach Resort sa Samal Island? Well, actually, from airport, susunduin ka na mismo ng resort kapag nakapag-book ka sa kanila. Dadalhin ka nila sa kanilang private wharf kung saan sasakay ka ng bangka papuntang Samal Island. Makikita mo agad yung kanilang front desk sa kanilang private wharf kung saan babayaran mo na agad dito lahat ng kailangang bayaran sa iyong accommodation. At habang naghihintay ka sa iyong boat transfer going to Samal Island, ay pwede ka munang tumambay dito sa Cafe Marina. Ito yung itsura ng private boat ng Pearl Farm Beach Resort. After the long boat ride, we are now here in Pearl Farm Beach Resort. On the way to your room, sasalubong agad sa iyo ang napakagandang white sand and infinity pool. Ganito yung itsura ng mga tinutulugan sa Pearl Farm Beach Resort. Mukha siyang simpleng kubo, pero pagpasok mo sa loob, sasalubungin ka agad ng kanilang free coffee tsaka cabinets. Tapos makikita mo agad yung kanilang overhead shower na medyo malaki at saka yung kanilang nakahiwalay na toilet. So if ever may kasama ka sa kwarto, pwedeng mag-CR tsaka maligo ng magkahiwalay. And then meron silang queen bed. Ayan, malaki rin. TV. Tapos yung queen bed ay nakatapat sa napakagandang beach ng Samal Island. O, di ba? Ang ganda. So, you could just imagine na ang sarap tumambay dito, lalo na sa umaga, habang may hawak kang kape. Tapos, papanoorin mo lang yung sunrise. Kung hindi mo pa trip mag-swimming, meron din silang coffee shop dito sa Pearl Farm Beach. So, ito yung kanilang menu. May hot drinks sila, blended drinks, mga tubig, beverages. And then, meron din silang mga nakakain like sandwiches, pastries, tsaka gelato. Ito yung itsura ng mga cake nila. So, nung natikman ko, okay rin naman, okay yung quality ng mga cakes nila. And then, ito yung kanilang mga gelato. So, perfect na perfect para sa mainit na panahon. And then, kung gusto mo bumili ng mga local materials from Davao or Mindanao, may binibenta rin dito sa mismong coffee shop ng Pearl Farm.
Pag tinatamad kang maglakad katulad ko, pwedeng-pwede kang sumakay sa kanilang shuttle para makaikot sa Pearl Farm Beach Resort. Ito naman yung other pool nila na mas malayo dun sa restaurant. So mas okay mag-swimming dito kasi syempre hindi kakita ng tao tsaka mas konti yung nag-swimming talaga. Tapos malapit din sa pool na to yung isang white sand beach. Kaso nga lang may mga mangroves. So medyo may tusok-tusok na ugat ng mangroves. Pero may mga spot din na pwede kang pag-swimmingan. Sa bandang paakyat ng Pearl Farm Beach, andito rin yung mga ibang accommodation na kayang mag-accommodate ng mas maraming tao as meron din silang conference hall para sa mga events na pwedeng ganapin. Okay din sa akin yung view mula dun sa taas kasi maganda siyang overlooking tsaka maganda siyang pwesto for photography lalo na pag pa-sunset na. Ito naman yung Samal Suites. So, up and down siya. Siya yung pinakamahal na accommodation dito sa Pearl Farm Beach Resort. Katabi lang halos ng Samal Suite yung Front Beach. Isa din sa highlight nung trip ko sa Pearl Farm Beach Resort ay yung kanila mga pagkain. So, tignan nyo naman, napakasarap. Sa dinner, meron silang roast beef, napakalambot. Meron din silang mga sushi, salad, para sa mga nagadayet. Tapos, ito paella, literal, kanin pa lang, may ulam na. Ito naman yung sa breakfast, so ayan, may corned beef, tapos may danggit, sarap, grabe, so masusuka. Tsaka bacon. Tapos sa lunch, merong inihaw na costas, so hindi ko rin alam kung ano yung costas, pero costas yung pangalan niyan. Tapos merong steak, fish steak, shrimp spring roll, at saka chicken honey lemon. Tapos meron ding ginataang langka. Ito naman yung itsura nung bar nila. Andiyan sa taas yung bar. Tapos makaka-order ka dito ng mga shakes, beers, cocktails, at saka mga hard drinks. So ang in-order ko para sa akin is yung kanilang special cocktail, nalimutan ko lang yung pangalan, pero tignan nyo naman yung baso, ang ganda ng itsura, oh, tignan mo naman. Overall, talagang nag-enjoy din talaga ako sa stay ko dito sa Pearl Farm. Hindi lang dahil sobrang linis ng lugar, hindi lang dahil sobrang sarap ng mga pagkain, kundi dahil na rin napaka-bait at accommodating ng mga staff. Itong resort talaga na ito ay siguradong may pagmamalaki hindi lang ng Davao, hindi lang ng Mindanao, kundi ng buong Pilipinas. Hi guys! Sa mga umabot sa part na to, maraming maraming salamat po. And if you guys want me to visit other places to vlog, just comment down below. Please do like and share this video. And subscribe to my channel, Kaladkaring Engineer. Yun lang guys, see you again to my other vlog. Bye!